Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata. Tayo na at makinig ng isang kwento mula sa kaban ng mga aklat. Nakakita na ba kayo ng kulay na indigo? Para sa kalaman ninyo, ang indigo ay isa sa mga kulay na nagbibigay ganda sa baghari. Ito ay kulay na pinaghalong asul at lila. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay pinamagatang Indigo. Isinulat ito ni Teacher Rochien R. Titong ng Division of Davao Occidental, Rayon 11. At iginuhit ni Teacher Khristie ang ng Division of Davao del Sur sa parehong rehiyon. Sisimulan na natin mga bata. Pagmulat ng mga mata ko, alasays pa pala ng umaga. Wow naman! Maaga akong nagising. Kadalasan kasi, huli akong gigising kahit araw pa ng pasukan. Aanin ko ba ang maagang pagising? Hindi naman ako natutuwang mag-aral. Napaisip ako. Ano nga bang dapat kong ihanda ngayon? Lumingon ako sa bintana. Ah, tama. Crayola. Agad kong inanda ang binalot kong putol-putol na crayola. Sabi kasi ni teacher, guguhit kami ng baghari ngayon. Naalala ko palagi si nanay. Anak, ikaw ang baghari ng buhay ko. Paulit-ulit niyang binabanggit yan kapag malungkot ako. Palagi kasi silang nasa trabaho. Pexman, anak, ikaw ang aking baghari. Kapag sila'y dampuan ng sikat ng araw, may kakaiba kang matatanaw. Isang arkong makulay, kagandahan ng taglay. Halos kabisado ko na ang linyang iyon sa kakaulit ni nanay. Minsan kinakanta niya, minsan tinutula. Tuwing tititigan ko ang baghari, hindi ko naman nakikita ang kagandahan nitong taglay. Wala kasi doon ang paborito kong kulay, ang rosas. Isa pa, hindi kasi ako nagagandahan sa kulay ng indigo. Ang kulay na nasa gitna ng lila't asul. Hindi kasi ito kasali sa krayolang binili ng nanay ko. Minsan tinanong ko si teacher kung ano itong indigo. Ihalo mo lang ang kulay lila at asul at lalabas ang kulay indigo. Oh, di ba? Ang gulo. Papaluin pa ako. Habang abala na kami sa pagguhit, napansin ko sa may sulok ng pisara si Ryan, ang espesyal naming kaklase. Espesyal siya. Kasi iba ang itsura niya. Malaki ang mukha, singkit ang mga mata, at hindi maayos magsalita. Tinititigan ko siya. Sa isip ko, para siyang indigo na mahirap intindihin. Di kasi siya gaanong kaimportante sa klase. Kumakain bawat oras. Tumatawa kahit nakakatakot ang pelikula. Sa tuwing gagamit kami ng Crayola, paglalaruan lang niya ang mga ito. Ang saklap! Parang hindi na naintindihan ang simpleng panuto ng guro. Napakadungis tingnan ang damit niyang nakulayan. Wala siyang ibang magawa sa buhay kung hindi ang gumawa ng mga walang kwentang bagay. Napalingon ako bigla sa boses ng teacher. Bakit kulay rosas ang kinulay mo sa gitna ng lilat at asul? Hindi ko siya napansin sa likuran sa kakatitig kay Ryan. Hindi pwedeng palitan ang bawat kulay niyan. Pasensya na po. Hindi ko kasi gusto ang indigo. Mas may buhay kasing tingnan kung kulay rosas na lang, sagot ko. Kahit na. Hindi buwang baghari kung wala ang indigo.
sabay bigay ng papel ko. Guhit ka ulit. Akalain mo? Guguhit na naman ako? Hay! Kahit kasi paulit-ulit kong tingnan, ang ganda ng baghari kung may kulay rosas. Sige na nga. Nang hapong iyon, napaisip ako, bakit ba ang dami kong hindi gusto sa buhay? Ang bago kong ang sapatos, hindi ko gusto ang disenyo. Ayaw ko sa bag kung masikip ang bulsa. Sa pagkain, ayaw ko sa nilagang itlog kasi matabang. Tuwing sinusuutan ako ni nanay ng pantalon, naku, ang init, lalo na't masikip. Ang pinakaayaw ko ay yung mga kaklase kong palaging naglalaro. Nagtatakbuhan at nagsisigawan na para bang may digmaan sa paralan. Bakbakan dito, bakbakan doon. Dapa dito, dapa doon. Ginagaya nila ang idolo nila sa teleserye. Kahit hindi naman sila ganoon kagwapo. Hindi baling sabihing bag buntot ako kaysa madapa. Nilapitan ako ni Ryan na nakangiti. Wala siyang ibang alam kundi ang umiti ng umiti. Sa pagpasok sa paralan, ngingiti siya. Sa pagkuha ng papel, ngingiti siya. Sa tuwing kakain siya ng maputlang spaghetti niya, ngingiti pa rin siya. Nung isang araw nang nadapa siya, abay, akalain mong ngumiti pa rin. Niyaya niya akong maglaro. Tumanggi ako. Ngumiti pa rin siya. Takbo! Sabi niya sabay takbo habang nakatingin sa akin. Habol! Sigaw niya. Gusto niyang habulin ko siya. Sinubukan kong habulin. Bigla siyang humalakhak. Hinabol ko siya ng hinabol. Halakhak siya ng halakhak. Habol! Sigaw niya sa akin. Hinabol ko siya ulit. Humalakhak siya ng humalakhak. Hanggang sa namalayan ko na lang, humahalakhak na rin pala ako. Masaya akong umuwi ng hapong iyon. Nangangamoy ako sa sobrang pawis. Iniisip ko, ang espesyal na batang si Ryan. Bakit ba siya nakipaglaro sa akin? Hindi ba niya namalayan na lampa ako? Bakit tumatawa siya kahit nasaktan siya? Bakit wala siyang pakialam sa mga bagay na di kanais-nais? Bakit masaya siya lagi? Napahinto ako. Bigla kong naitanong. Kung wala akong pakialam sa mga bagay na ayaw ko, sasaya ba ako? Kaya ba masaya si Ryan kasi wala siyang napapansing mali sa mga bagay-bagay sa paligid? Hanggang sa hapunan, iniisip ko si Ryan. Masaya pala siyang makasama. Nang sumunod na araw, nilapitan ko siya. Laro! Ako na ang nagyaya sa kanya. Tumango siya. Takbo! Tumango siya ulit. Habol! Sabi ko pa. At bigla siyang tumawa ng malakas. Hinabol niya ako ng hinabol na para bang nasa pelikula kami ng mga dinosaurs at lobo. Dumapo kami sa harden. Naglalaro kami kahit umuulan. Basang-basa kami. Pagod na pagod. Ngunit masayang-masaya kami. At masayang-masaya ako. Puro saya at tawa ang nangyari sa amin buong araw. Kahit sa kantina, nagtawanan kami. Kahit sa palikuran, yumayanig ang halakhakan namin. Buong-buo ang araw ko. Buong-buo. Napahinto ako bigla sa salitang buo. Naalala ko ang sinabi ni teacher na hindi buong baghari kung wala ang indigo. Natulala ako. Naalala ko ang inalin tulad ko dati si Ryan sa Indigo. Walang buhay, walang ganda, at hindi gaanong kaimportante. Ngunit sa napansin ko ngayon, si Ryan na ang bumubuo ng araw ko. Napangiti ako. Oo nga no. Totoo pala na sa baghari, hindi pwedeng palitan ang kulay indigo kasi siya pala ang bubuo ng araw ko. Pagising ko kinabukasan, ramdam kong natutuwa na akong pumasok. Namimiss ko na ang mga kaklase ko, guro ko, pati ang tindera sa kantina namin
na namiss ko na rin. Pagtingin ko sa may bintana, napansin ko agad ang mga kulay na bulaklak at paru-paro. Lahat ng kulay sa bagharing ginuhit ko, napapansin ko na sa paligid ko. Sa tuwing nakakita ako ng kulay indigo, napapangiti ako. Naaalala ko agad si Ryan. Siya ang una kong hinahanap sa pagpasok ko sa paaralan. Aaminin ko, ibang-iba na ako ngayon. Nakakakita na ako ng ganda sa mga maliliit na bagay sa paligid. Lunes, pinapaguhit kami ni teacher ng mga bagay na gusto naming iguhit. Bakit baghari ang iginuhit mo ngayon? Tanong ni teacher. Tapos na tayo niya nung isang linggo pa. Ah, kasi po, gusto kong gumuhit ng isang perpektong baghari. Ang biglang sagot ko. Kinuha ko ang pangkulay ko. Dahan-dahan kong inunat ang aking mga kamay. Dahil sa wakas, handa na akong haluin ang kulay lila sa kulay asul upang lalabas ang umingiting ganda ng kulay ng indigo. Nilapitan ko si Ryan habang nasa Science Garden kami. Inabot ko sa kanya ang iginuhit kong perpektong baghari. Ryan, para sa'yo, sabi ko. Tinignan niya ang guhit at tumango-tango. Baghari yan! Isang perpektong baghari, paliwanag ko. Hinahalo kong maigi ang kulay lila sa asul upang lalabas ang tunay na ganda ng kulay mo, Ryan. Natulala siya. Kung baghari man ako sa buhay ni nanay, ikaw naman, Ryan, ang kulay na indigo. Ikaw kasi ang bumubuo ng araw ko. Sa wakas, nasabi ko rin. Oo! Tumango-tango siya. Kahit oo lang ang kaya niyang isagot, alam ko, naintindihan niya ako. Dito nagwawakas ang ating kwento. Ang ganda ng wakas, hindi ba? Alam ko na gustuhan ninyo. Kaya niyo bang tanggapin ang mga bagay na dati ay ayaw ninyo? Kaya niyo bang bigyang halaga ang mga bagay na dati sa tingin ninyo ay walang kwenta? Sana marami tayong napupulot na aral sa ating kwentong binasa. Ako pala si Teacher Emmanuel Jereza mula sa Division ng Davao Occidental, Rion 11. Kaya, simulan nyo na ang paghalo ng kulay lila sa kulay asul upang makikita ninyo ang tunay na ganda ng buhay. Hanggang sa muli! Paalam! Ang kwentong ito ay kasali sa 2nd National Storybook Writing Competition 2018 Grade 3 Category. Ang manunulat ay nais na ibahagi ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa suporta na kanyang natanggap mula sa SDO Davao Occidental, SDS Reynaldo Milirida, SDS Lorenzo Mendoza, ASDS Jinky Ferman, CID Chief Felix Anticristo, LR Manager Ernie Agsaulio, PDO Althea Liamig, SDO Librarian Arlene Lastimoso, Malita North District PSDS Fe Arlene Laganse, at School Principal ng John L. Wilson Elementary School, Francisco P. Diaz Jr. Maraming salamat po. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.